meron siyang artillery. Pag pumasok sa isang lugar, meron siyang infantry. So, coordinated attack 'yon na pagka yung normally yung mga ang tawag namin diyan yung Marikon din namin nagde-determine kung saan yung enemy presence, lalo na yung big presence ng kalaban para patakan ng 105. So, it's a coordinated attack actually. Meron pang mga ibang support system din ng ang brigade doon, mga for example yung IBBNM, mga rubber boats during nagamit din namin sa mga ridge, sa mga shorelines, nag-insert ng tropa using the sea as maneuver space. So everything is during that time was really orchestrated smoothly by of course the brigade commander saka mga planners na. Sir, paano yung leadership ni General Teodoro? He's always at the front. Believe din ako sa tao niya dahil as brigade commander is leading troops in the front. So malakas din ang loob namin na sumabay sa kanya. But biro ko nga sa kanya, nagsinabihan ko siya na let's bring the war to their own backyard. Oh, Alex, ikaw ang maging main effort. So, naging biktima ako ng sarili kong suggestion. Kaya yun yung nangyari. Tapos, General Teodosio is, kaya nga tinagurian din siyang the dogs of war. Kung si General Simato eh Pac-Man, siya din ang, siya naman ay dogs of war during those times. Na-headline nga yata yun, sir. Sir, pwede bang shift tayo ng Narciso Ramos, Palabagan, Langkong operations? After clearing Langkong, medyo nahirapan tayo dun sa Narciso Ramos Highway going to Langkong from the side of Lanao Sur. Na yung Mount Kabugao is a main battle area. 90 hours akong apat na araw akong pukpukan doon. Where I suffered 4 kia and more than 20 wia in a 4 days continuous firefight. Ang natandaan ko doon, yung isang bundok doon na occupy ng kalaban, yung kabilang bundok, which is mga 300 meters lang sa amin away, naokupahan namin. So in between those two mountains, no man's land, walang makatayo doon, walang makalakad doon, walang ano. So twice kong inattempt na akyatin yung bundok through our recon at saka yung special operations platoon. Yung una umatras yung kan dahil nagkaroon kami ng casualty na dalawa, patay at saka may wounded. Ginapang yun. Yung pangalawang attempt namin, nakuha na. So after that, naka-physically support na ako sa ibang battalions nung na-clear yung part ng Mount Kabugao na yun. And after that, consolidate again and nag-ready na naman kami sa big fight dun sa Langkong going to Sarmiento. Sarmiento, dun sa main camp ng Abu Bakar, dun sa gitna. I remember yung Abu Bakar is a complex from Narciso Ramos Highway, pasok na Langkong, then Sarmiento. Again, inabutan na namin yung ibang mga units doon, especially yung mga army units from 6 ID. Then yung kabady naming brigade sa Marines, yung 3rd Marine Brigade under General Benaventura, na 3 weeks na nilang binubutas yung Sarmiento. Marami na rin casualty doon, but yung Sarmiento na yun, nakita ko na sinabi nila na yun ang yung talagang pinakamabigat na depensa ng kalaban. Ang sabi nga nila doon ay stainless defense daw yun. At ginugwardyahan ng maalala ko ng 1st Division ng BIAP yun. Parang PSG nila. Tagang elite force yung mga naka-black patig. Na-interview ko na sir yung commander nila. Ang ginawa ko doon, since
yung terrain nakita ko na both sides of the road malinis, ano? Tapos may isang bundok sa gawing taas. Yung bunker ng kalaban doon is mga siguro 1 kilometer perpendicular na naka-lay fronting yung tropa na manggagaling ng Sarmiento. Kaya kung iisipin mo, pag pinasok mo yung frontally, lahat ng baril sa'yo nasa harapan at yung fire swept area mas malawak. So, ang ginawa ko doon, pinag-aralan ko yung terrain at saka yung deployment nila. Una, pinaint attack ko sila ng 2 oras doon sa harapan using my B-150 at saka isang platoon na in-engage sila ng 2 hours doon, bakbakan. While yung the rest of my battalion, mga 2 companies yon, pinagapan ko doon sa may nakita akong creek na sa kaliwa ng karsada na yon. Pero parang ikinakat namin sa likod. Nung natansya ko na nakalampas nila sila doon sa pinaka-trenches nila, umikot kami doon sa likuran nila. So, yung kalaban, they are threatened frontally sa side at saka sa back. Pag anybody na may threat sa likod, talagang kakabahan ka. So, nung nakat namin sila sa likod at nakuhanan pa namin sila ng mga bunker, nagtakbuhan na sila. And after mga 10 hours continuous firefight yon, finally, nakuha yung gateway to Abu Bakar na yon. While other forces during that time, nagmaneuver sa Buldon, papasok dun sa likod. May kabady ako, natatandaan ko yung 25 IB. At saka may isang brigade na sumuporta sa amin ng army nun. But dito sila sa gawing left side namin. While we are moving frontally dito sa side namin and using their 105s. So malaking tulong yan sa pagsama-samang pag-akupa at pag-siege ng last defensive stand ng MILF yon. And after that, na nakuha na yon at nagtakbuhan na. In fact, may nakuha pa akong isang commander nila na buhay. At yun nga, kung na sana eh, tapos na sana siya. Pero binawala na ako ni General Todosio. Sabi niya, dali mo dito sa akin at sasalinan ko ng dugo. So, kung ma-remember nyo, nasa TV at saka sa newspaper yon na General Todosio is transferring blood to a wounded MILF commander. Again, sabi ko nga, magandang ano yun, magandang pagkakataon. At after all, sabi ko nga sa kanila, we are not enemies in the real sense of the word, but brother Filipino. Yeah. Anong hardest decisions nyo throughout, sir? Ang pinakamabigat is